So what's up guys? So ano? Yes! Dito tayo ngayon mag try tayo ng mga Ilongo words. Aww. So dapat Ilongo yung tono natin para maganda pakinggan yung ano. So ganito, gamitin na natin ang aking may wag libro para sa aking paghahanap ng mga Ilonggo, ng words na pinasa namin kay ma'am. So ngayon, titingnan na natin kung ano ito. Ito, uyab, natula, sumbag, lumpat, pangimatay, dako, kamot, gamay, tigil. Ayun yung mga Ilonggo words no. So pipili ako ngayon ng tatlo dito. Yung pipiliin natin ngayon is dapat ito best. Yung pipiliin siguro muna natin is yung ido, ano? Gagawa dapat ako ng word gamit yung ido at saka dapat yung sentence ko is Ilonggo din ano. So gagamitin natin na ano dito ngayon, ido. So ang ido, ginagat lang, ay hindi, dapat Ilonggo. Ginagas kami sa ido pag kaibalan, kapupling kami sa may cottage, nakitaan kami sa duberman ni March ng ido nga to, tako, naglagan kami, yawan ko nalagan, itinderito na lang na yung village para kita kami malagas ng ito. Te, diba? Ganun dapat mga kaibigan. Ang pangalawa natin gagamitin is yung uyab. Tapos, ikukonnect natin yung ido sa uyab. Sa sentence din, lagas kami sang ido kagabi. Upod sang akon nga uyab. Kukupling kami sang uyab po kagabi sa ate. Te, nakitaan kami sang ido ni Mang March. Diba? Last is nadula. Ayun. Kunay ko pa rin silang tatlo para mas astig, no? Ate, inlagas kami sa ido pagabi sa cottage. Upod ako, uyab. Kagakupling kami. Sobra naman kadalagan. Nadula ako, chinilas. Pagka ano ko ba nakuha? Pagkaginaaga. At sa may kanal-kanal. Dito ba na sa may CR sa village? Kay grabe, tulumpat ko bala mo. So si Superman ko kay kusupusog sa paglumpat ko kay sobra ka pulba. Te, ang mo to, nadula. Ako nga chinilas. So nadula, ido, uyab. Tatlo. Yes sir, mga kaibigan. So, dyan na po nagtatapos yung ating konting Ilonggo na pag ano mo bala ako? Pag Ilonggo learnings, tatlo lang na sentence muna kasi masyadong mahaba, masyadong ewan ko kung bakit tatlo yung sinabi ni ma'am. So, ngayon, peace out na mga kaibigan. So, peace out, yo, where?